Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala nang tanang umiiral. Tungayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Aupo po tayo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, totoo ang kasabihang ito. Ang nagnanais na maging tagapangasiwa sa simbahan ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya, kailangang wala siyang kapintasan. Isa lamang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan at mabuting tagapagturo. Kailangang ding siya'y hindi mahilig sa alak, hindi mapusok, kundi mahinahon, at maibigin sa kapayapaan, hindi gahaman sa salapi. Kailangang siya'y mahusay mamahala sa sariling sambahayan, iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Paano makapangangasiwa ng maayos sa simbahan ng Diyos ang isang tao kung ang sambahayan lang niya'y hindi kayang pamahalaan? Kailangang siya'y matagal nang nananampalataya. Kung hindi, baka siya'y maging palalo at tuloy mahatulan gaya ng Diablo. Kailangang din siya'y iginagalang ng mga taong hindi kaanib sa simbahan at nang di siya'y mapulaan at hindi mahulog sa bitag ng Diablo. Kailangan namang ang mga magiging tagapaglingkod sa simbahan ay marangal,
tapat mangusap, hindi sugapa sa alak at hindi sakim. Kailangang siya'y tapat sa pananampalataya na ating ipinahayag at walang dapat ikahiya. Kailangang subukin muna sila at makitang marapat bako gawing tagapaglingkod. Kailangang ang kanilang mga asawa ay matitino at hindi mapanirang puri, kundi mabait at tapat sa lahat ng bagay. Kailangang ding isa lang ang asawa ng isang tagapaglingkod sa simbahan. Maayos siyang mamahala sa sariling sambahayan at mabuting magpasunod sa kanyang mga anak. Ang tagapaglingkod na dapat sa tungkulin ay igagalang ng lahat at buong tapang nilang maipapahayag ang pananampalatayang napasa atin dahil sa ating pakikipagkaisa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Ang aking awitin ay ang pagtatapat at ang katarungan. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, o Poon kong mahal. Ang aking susunding tumpak na ugali, walang kapintasan. Kailangang kakaya, darating sa akit ako'y lalapitan. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Malinis ang budhing mamumuhay ako sa aking tahanan. Sa buhay kong ito ang gawang masamay di ko tutulatan. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Siyang naninira ng kanyang kapwa'y aking wawasakin. Di ko papayagang ang mapagmalaking hambog kong tumingin. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Ang lahat ng taong nagtatapat sa Diyos, ako ay kaisa. Sa aking palasyo ay papayagan ko na doon matira. Kung tunay na tapat, ay tutulutan ko na maglingkod sila. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Tumayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain.
sumama sa kanya ang kanyang mga lagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasalubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita niya ang ina na namatay, ng ina nang namatay, at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidla ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, "Dumating sa atin ang isang dakilang propeta, nilingap ng Diyos ang kanyang bayan at kumalat sa buong Judea at sa palibot ng lupain ang balitang ito tungkol sa kanya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Alam ko na andito ka ngayon kasi naniniwala ka at humihingi ka ng habag at awa ng Diyos. Ikaw ngayon ay nagsimba dito sa simbahan, nandito sa simbahan sapagkat meron kang natatanging kahilingan na gusto mong makamtan nito, na gusto mong maibigay sa iyo ito ng Diyos. But lalong-lalo na sa lahat, humihingi ka ng awa at habag sa Diyos. Pero bago ba ka lang kayo pumunta dito sa simbahan, ay alam na ng Diyos na ikaw ay malungkot. Alam na ng Diyos kung ano ang gusto mong kahilingan na gusto mong ipagkaloob sa na ipagkaloob ito sa Diyos sa iyo. Alam na ng Diyos na may pinagdadaanan ka sa buhay kaya ka naririto. At alam ng Diyos na medyo mabigat na ang kalooban mo ngayon. Kaya nga andito ka ngayon, ulitin ko po, humihingi ka ng awa at habag ng Diyos. Pero alam na ng Diyos kung ano ang sitwasyon ng buhay mo ngayon. Ito ang ating narinig sa ating ebanghelyo ngayon. Wala namang initiative yung balong babae na taga-Nain na hihingi siya ng awa at habag ng Diyos. Wala naman siyang dinadasal. Wala naman siyang effort. Wala naman siyang action na lumapit sa ating Panginoon at sabihin sa ating Panginoon na, "Jesus, anak ni David, kahabagan at kaawaan mo po ako." Wala siyang ginawa. At bakit tinulungan siya ng Panginoon? Sapagkat napadaan ang ating Panginoong Hesukristo kasama ang kanyang disipulo, kasama ang kanyang mga apostoles, at nakita niya na tumatangis ang babaeng itong balo. Nakita niya na mabigat ang kalooban nitong babaeng ito. Nakita niya na may pinagdaanan itong babaeng ito. Kaya siya nahabag at naawa at tinulungan niya ang babaeng ito. Ulitin ko po, sa ating napakinggan na ebanghelyo ngayon, wala namang hiniling ang babaeng ito. Hindi naman siya pumunta sa ating Panginoong Hesukristo para humiling at ipagkaloob ang kanyang hiling na mismong buhayin ang kanyang anak sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Kundi nakita ng Diyos, kaya nahabag at naawa ang Diyos kasi nakita ng Diyos ang pangangailangan ng babae. Nakagaya natin, uulitin ko, bago ka pa pumasok sa simbahan na ito, alam na ng Diyos ang sitwasyon ng buhay mo. Alam na ng Diyos ang bigat ng kalooban mo. Alam na ng Diyos ang problema mo. Kagaya tayo ng isang babae, tutulungan tayo ng Diyos.
Bakit tayo tutulungan ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahal na poong Nazareno, sapagkat sa isang rason, kinahabagan at kinaawaan ka ng Diyos. Kaya tutulungan ka ng Diyos. God is not only show His mercy sa babae, but He also show and extend His compassion. Merong kaibahan ang awa at ang habag. Kapag sinasabi kasi natin minsan, nakakaawa naman ang pulubing iyan, nakakaawa naman ang taong iyan, naawa ka lang, pero minsan hindi ka nahabag. Ang ating Panginoon, bakit niya tinulungan ang babaeng ito? Kasi hindi lang siya naawa, kundi nahabag din siya. Hindi lang niya sinabi doon sa babae, nakakaawa naman ang babaeng ito. Namatay na nga ang kanyang asawa, namatay pa ang kanyang anak. Na marahil itong anak niya ay ito yung sandigan ng lakas niya, ito yung bumubuhay sa kanya. Pero ngayon, nag-iisa na lang siya sa buhay. Hindi lamang naawa ang Diyos, kundi nahabag siya. At dahil sa kanyang kahabagan ng kanyang puso, sa kanyang kalooban, tinulungan niya ang babaeng ito. That is why, my brothers and sisters, antayin mo lamang, kasi alam na ng Diyos na ikaw ay may matinding karamdaman, may matinding problema. Antayin mo ang kanyang habag at kanyang awa. Antayin mo ang kanyang pagpapala. Antayin mo na ikaw ay tutulungan ng Diyos. Kapit ka lang, alam ng Diyos, at alam mo rin na kinahabagan at kinawaan ka ng Diyos. At sa pamamagitan ng habag at awa ng Diyos, naniniwala ako, nagagawa ang Diyos ng milagro sa buhay mo. Uulitin ko po, habag at awa ang dahilan kung bakit ka tinulungan ng Diyos. Habag at awa ang dahilan kung bakit gagawa ang Diyos, ang mahal na poong Nazareno, ng milagro sa buhay mo. Tumayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, gumawa ng mga himala si Jesus upang ipakita ang kanyang banal na habag at kapangyarihan. Puno ng pagkamangha sa ganitong mga kahangahangang bagay, manalangin tayo sa Ama na nagsugo sa ating kaligtas, na nagsugo sa ating tagapagligtas. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Diyos na buhay, mahabag kayo sa amin. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Sa pamamagitan ng paggabay at tulong ng mga pastol ng simbahan, naway maipakita ang pag-ibig at kalinga ng Diyos sa sambayanan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang gobyerno naway maging daan ng mahabaging pag-ibig ng Diyos sa katangi-tanging pagkalinga at pagtulong na kanilang ibinabahagi sa mga dukha at mga may sakit. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Yaong mga nagdurusa sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, naway muling sumampalataya sa buhay sa tulong ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang mga may sakit, katulad ng anak ng Balo, naway makadama ng mapagpagaling na kamay ni Jesus. Manalangin tayo.
Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang mga tapat na yumao, naway muling ibangon sa kaganapan ng buhay sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ama naming Diyos, gabayan mo kami upang aming mahipo ang may mga pusong wasak at matulungan silang madama ang iyong anak na dumito sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Tanggapin, Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming tithaya at paunlakan mo ang paghahain aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinagkikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis,
mali kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, ang aming Santo Papa, at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat ng makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adiyas, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananapikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo.
Mga kapatid, narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad kayo na inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambanan na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang wag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagtiriwang ng laging mamayani sa amin. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makantam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng puong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Nazareno, iligtas mo